Magandang araw po muli sa ating lahat. At ngayon po ay nagpapatuloy tayo sa 12th araw ng ating 20 days of prayer. So, kumusta na po kayo? Kumusta na po ang mga nagaganap sa ating buhay? Kahapon po, tayo po ay nag-aral patungkol sa God's normal. At ang title po nito ay Master's Mind. So, ito po yung ano ba yung sinasabi ng Lord sa atin pertaining to our topic, which is God's normal. Nag-explain po ako kahapon kung ano pong ibig sabihin ng normal, kung ano po yung dapat nating lakaran. So I hope meron po tayong natutunan. Dahil mga kapatid, tayo po ay papasok na tayo ay mag-shift sa isang napakagandang yugto ng ating 20 days of prayer. Ito po lamang ay isang preparasyon para ang ating puso, ang ating isip ay ma-prepare o ma-prepara para tayo makalakad sa tinatawag nating supernatural. So, para po magbigay lamang ako ng ilang key points natin kahapon, ito po yung pinag-aralan natin. Tatlong bagay po. Number one is walking in His presence. Number two is hear and obey. At pangatlo po ay walk by faith and not by sight. So ang panalangin po namin ay lahat tayo ay makalakad sa God's normal at ito ang ating maging new normal. So for today, our topic is about goodness of God. Ayan, so isang napakagandang topic po ito na tuwing umaga ay wala tayong alam kantahin kundi yung goodness of God. So ano po ba ang role ng goodness of God sa ating God's normal? I do believe that tasting and seeing the goodness of God is a vital part of our God's normal. So, kinakailangan po natin na talagang maranasan natin ito on a daily basis. Hindi lang po yung per okasyon, pero napaka-importante po nating maintindihan na ang God's goodness or the goodness of God should be experienced on a daily basis. So, kaya po ang title natin ngayon ay How to Taste and See the Goodness of God. So ngayon po ang ating verse ay matatagpuan sa Psalm 34 verse 8, and it says, "Taste and see that the Lord is good." This verse tells the difference between knowing about something and experiencing it for yourself. When you taste or see something, it isn't just something you've heard about or believe, but it is something you've experienced. You can testify to its truth. For example po, ngayon po usong-uso ang mga online selling. So, ako po ay tempted laging bumili sa online. Pero lalo na pag nakikita ko yung picture, di po ba? So, ang nakikita ko po ngayon, mga masasarap na cake, masasarap na pagkain, no po, yung mga nandun sa online selling. So, syempre, hindi mo masasabi ng isang pagkain, eh masarap, unless natikman mo. So, yun po yung magva-validate, no? Kapag once na natikman mo mismo, ay masarap yan. Yun ang magkakaroon, yun dun magkakaroon ng validation na kung ano yung nakita mo, eh tama nga sa iyong karanasan. So, kaya po, ganun din po ako, naniniwala ako na ganun din po sa kabutihan ng Diyos or sa God's goodness. Napakadaling sabihin na God is good, God is good. Pero syempre, deep in our hearts, gusto natin na God is good nga ba talaga? Lord, gusto ko pong maranasan ang inyong goodness despite all the things that are happening in our midst. So, dapat po ay talagang magkaroon tayo ng desisyon or magkaroon tayo ng kaalaman kung paano natin talaga mararanasan ito. Sabi nga po, pwede natin bang masabi na in the midst of pandemic, God is good. In the midst of scarcity or kahirapan, God is good. In the midst of sickness, God is good. And the most challenging is in the midst of death of a loved one, God is good. Natutuwa po ako kasi isang pastor na napakalapit sa aming puso, kasama po namin ito sa Messiah's Gate Watchman or Mega Watch, namatay po yung father niya. At isang bagay yung na-catch sa akin nung nag-post siya sa kanyang Facebook, nung kamamatay pa lang ng kanyang ama. At ang sabi niya ay, "Mabuti ang Diyos." How can you say such words, no? That despite or in the middle of that sadness, of that loss of yours, masasabi mong mabuti ang Diyos. There is something about learning how to say it. There is something really in
realizing that sabi nga po, those who know their God shall be strong and do mighty exploits. And I do believe with all of my heart, this pastor knows his God. That's why in the midst of that pain, in the midst of that hurt, he was able to say, God is good, mabuti ang Diyos. So, totoo naman po yun, napakabuti po ng ating Panginoon. Dahil unang-una po, ang goodness of God ay hindi nakadepende sa sirkumstansya o sa sitwasyon. Ang sabi nga po, God is good, at sasabihin nyo ay, all the time. And all the time, God is good. So, wala po itong kinalaman talaga sa sirkumstansya. Dahil ang goodness ng Lord ay nakadepende po sa relationship. So may tatlo pong steps para maranasan at makita natin ang kabutihan po ng Panginoon. Number one is, renew your mind to the goodness of God. Alisin daw ang mga maling akala patungkol sa kabutihan ng Diyos. Pangalawa, believe you will see the goodness of God. Maninwala ka na dadaloy din ng ginhawa. Parang ganun po. And receive the goodness of God. Sa ayaw at sa gusto mo, mararanasan mo ang kabutihan ng Diyos kung tayo ay lalakad ng matuwid at ng may pananampalataya. So number one, renew your mind to the goodness of God. So sabi po sa Romans 12:2, be transformed by the renewing of your mind. So talagang involved dito ang pag-renew ng ating kaisipan. Sabi po, you might think you got it covered when it comes to understanding the goodness of God, but if you really want to press into His goodness, start by accepting that you might have something more to learn. Hindi po natin nakikita ang kabuuan pa ng kabutihan ng Diyos. Madami pa tayong dapat matutunan patungkol sa kabutihan ng Diyos. Meron po akong isang kwento lamang dito. Ako po ay dumanas ng feeling ko talaga, ginagawa ko naman ang lahat para ma-please ko ang Lord, pero nakaranas ako ng parang bad or hindi kabutihan. Naalala ko po nung ako po ay college, ako po ay talagang very active sa campus ministry. Talaga pong nag-share ako, nag-disciple ako ng mga classmates ko at hindi ko classmates, kasama sa ibang college, ano po. Pero yan po sila, sasabi sila, Kit, papray naman kasi mag-e-exam ako, so ipagpipray ko po sila. And then, nung fourth year college po kami, so bigayan na ng class cards, lahat po ng estudyante at kung kayo ay nag-aaral sa isang magandang university, gusto mo po na makagraduate at makalakad sa iyong sa stage for your graduation. Nung kumukuha na po kami ng mga class cards, ako po ay hindi nakalakad. Ako po ay, isabihin nakalakad, ako hindi nakagraduate dahil bumagsak po ako sa isang subject. Devastated po ako noon. Samantala yung mga nagpapapray sa akin, sila nakagraduate, nakapagsuot ng toga. Kitang-kita ko po na yung pangalan ko nakalagay na sa mga graduates na yung pangalan ko nandun. And then after po, nang nag-fail ako, binura yun. So ibig sabihin, hindi po ako nakagraduate. So ang ginawa po, kami po ay bumagsak, apat kami sa isang subject, which is hindi naman po kahirapan. English lang po ito. So, can you imagine as compared sa ibang subjects, gaya ng biochemistry, chemistry, ang hirap po nun, naipasa ko po yun, pero except for this, English. So, apat po kami nanahan doon. So, alam niyo po, hindi ko talaga maintindihan si Lord. So, yung isa kong kaklase, lumuhod siya dun sa aking guro, sa aking teacher. Nagmamakaawa siya, naipasa siya. So, ako po, hindi ako makaiyak, pero devastated po talaga ako. Then after that, sabi ng classmate ko, alam mo, kasi po mayaman po ito sa Davao. Talagang well off sila. Kasi lahat po kami, ang kurso namin pre-med eh. So we're supposed to take medicine after graduation. So sabi niya, ipapakidnap po yung teacher natin na yan. So akala ko naman, hindi naman siya ganun kaseryoso. So sabi ko, alam mo, wag mong gawin yan. Kasi hindi tama yan. Kung bumagsak tayo, di mag-summer na lang tayo. Pero while saying that, sa kaloob-looban ng puso ko, sige, pakidnap mo nga yan. Parang ganun. Dahil ako po'y feeling ko ay wala. Para pong yun yung nagpakahirap ka ng apat na taon, tas hindi ka gagraduate. And then after that po nun, ay hanggang sa dumating po sa puntos na hindi na kami nagpangipangita. And then, nung nag-asawa na kami ni Pastor, biglang sa isang mall, sa isang tindahan, meron na lang akong narinig na nagsasabi, Kit,
Tapos nung tinignan ko, yun yung classmate ko na bumagsak din na kagaya ko na gusto magpagpakidnap sana dun sa teacher namin. Talagang tatakutin lang naman daw po niya. And then sinabi niya sa akin ito, alam mo ba, mabuti na lang at sinabihan mo ako kasi yung parents ko sa Davao, ready na sila na kidnapin yung ating teacher. Salamat, mabuti na lang sinabihan mo ako. So in that instance, nung ko lang nakita na may purpose pala si Lord. Kaya wag natin agad sasabihin na hindi mabuti ang Diyos. Hindi natin kasi naiintindihan at wala yung sapat na pagtitiwala sa Panginoon. So, at that time nakita ko na ang plano ng Lord ay hindi talaga nagkakamali. So, yun po yung isang istorya na hindi natin naiintindihan pero may kabutihan po ang Diyos na mararanasan natin kung tayo lang ay magiging patient. Okay? So, pangalawa pong steps dito ay believe that you will taste and see the goodness of God. Number two, maniwala po tayo na matitikman natin at makikita natin ang kabutihan ng Diyos. Sabi po sa Psalm 27:13 says, I remain confident of this. I will see the goodness of the Lord in the land of the living. Ang nakakatuwa dito, yung word na goodness of the Lord in the land of the living. Mga kapatid, magkakabahay ka kung yan ang gusto mo, hindi sa langit. Dito pa lang pwede. Kasi ang sabi ng Lord, in the land of the living. You will see and you will taste the goodness of God in your lifetime. Kung ano man yung hinihiling mo ngayon, kung ano man yung gusto mo, kung ano talaga yung pinagpe-pray mo sa Lord. Relationship ba ito? Ito ba ay financial breakthrough? Ano man ito? Mararanasan mo to, kapatid, kasi promise to ng ating Panginoon. At ang sinasabi natin dito ay dapat nating tayuan or akapin ang mga pangako ng Diyos sa ating mga buhay. So, sabi rin po sa Corinthians 2 verse 9, eye has not seen, nor ear has heard, nor have entered into the heart of man the things which God has prepared for those who love Him. Do you love God? Mahal po na ba natin ang Panginoon? Are we walking in God's normal? Then, this verse is for you. No eye has seen, nor ears have heard. Basta't alam po natin na minamahal natin ang Diyos at nagtitiwala po tayo sa Kanya, we will be able to receive the goodness of the Lord. Okay po. We will believe in that. And of course, the number three, eto po, receive the goodness of God. Ayan. Hindi ka lang naniwala na makikita mo at matitikman ang mga kabutihan ng Panginoon. Person number three or step three, receive the goodness of God. Tanggapin mo ang kabutihan ng Panginoon. Sabi po sa Psalm 84 verse 11, no good thing will He withhold from those who walk uprightly. So, ang sabi po rito ay he will withhold no good thing. This verse plainly says that God isn't in the business of withholding things from those who live according to His word. Mga kapatid, hindi madamot si Lord. Siya po ay punong-puno ng pagmamahal. Siya po ay punong-puno ng pangunawa. At ang gusto po ng Panginoon ay tanggapin natin ang Kanyang goodness. Nakakalungkot po kasi marami po talagang mga Kristiyano na hindi naniniwala or hindi tayo pwedeng dumipende sa goodness of God dahil sa tingin nila, ang goodness of God ay nakadepende po sa sitwasyon. Meaning to say, kung masama ang lagay, masama ang lagay ng panahon or masama ang lagay ng buhay, wala na ang kabutihan ng Panginoon. Hindi po ganun yon. Dahil ang kabutihan ng Diyos ay kailanman ay hindi kayang pigilin ng anumang klaseng sirkumstansya. Dahil ito po ay ayon sa plano niya. Ito po ay kasama sa God's normal na tayo ay magkaroon ng paniniwala na tanggapin ang kalooban ng Diyos na ang kanyang na siya po mismo ang magbibigay sa atin at na magpaparana sa atin ng ganitong karanasan. Bago po ako magtapos ay ako naranasan ko ang isang goodness of God na talagang for me ay so far is sabi ko nga unbeatable. Unbeatable goodness of God. This year po, January 7, 2020, ay nagkaroon po kami ng apo na kambal. Pero sila po ay hindi
dumating ng walang challenge kasi po sila po ay premature. So sa gitna po nito ay naranasan namin na magtiwala sa Panginoon. Unang-una sa kanilang mga buhay kasi po marami pong challenges ang mga premature. So dapat daw po ay lumagpas ng 1 kilo. So they're really into, very challenging times. But we are so thankful because the goodness of God is so evident in that time. So unang-una, He provided para po makalabas ng maayos yung kambal. And then as of this moment, napakalulusog po nila. And they are a blessings to us. Malalaking po sila ngayon. So this is one thing that God is assuring us, that the goodness of God is should be experienced when on a daily basis. Sa gitna po ng challenges, sa gitna ng ating pinagdadaanan, sa gitna ng lahat-lahat, remember, God is good all the time. And all the time, God is good. So God loves you and me. He is offering His unconditional love. And all you have to do is respond to that love by faith and obedience. He will not withhold anything that is for you. So God's goodness is available. Receive it. Don't feel condemned if you think you are not good enough. Instead, let the truth of God's promises strengthen your faith. Let it inspire you to go deeper in the Word and find out more about the goodness of God. Feed your heart on that goodness until your confidence grows. And you know, you can trust Him with every part of your life. So, experiencing the goodness of God on a daily basis is a part of God's normal. So, remember the 3 steps to taste and see the goodness of God. Number one, renew your mind. Ibahin natin ang pananaw natin patungkol sa kabutihan ng Diyos. Hindi po yan the dependent kung ano man ang sitwasyon natin. God is good all the time, and all the time God is good. Number two, believe that you will see. Maniwala ka na makikita mo ito habang buhay ka pa. Sabi nga, dadaloy din ang ginhawa. And number three, receive the goodness of God. It is in the receiving that we will find the goodness of God. So, yan po. So, God is inviting all of us to experience His goodness in all situations and in all circumstances, because God's normal is seeing Jesus every day. So, ngayon po, ay imbis po kami mananalangin o mananalangin po tayo, pero sa pamagitan ng isang awitin. So, tayo po ay ini-invite ko, kayo pong lahat ay ini-invite ko na makiisa para po sa isang song bilang pananalangin ng pasasalamat. So, syempre, ini-invite ko po si Pastor Ferdy para po mag-worship po tayo together. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. My life, and all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire. In the darkest nights, you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I
will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, is running after me. Your goodness is running after, is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, is running after me. Your goodness is running after, is running after me. Your goodness is running after, is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, is running after me. All my life, all my life, you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing the goodness of God. You are so good. You are so faithful. Thank you, Lord, for your goodness. Thank you, Lord, for your grace and your faithfulness. And we give you praise. In Jesus' name. Amen. 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 So we thank you and see you again tomorrow. See you. Shalom. Shalom.